What's up guys? Kapitan TV here! Pag-uusapan natin ngayon ang ilang halimbawa ng kakaiba at pinomena sa mundo. Maraming salamat sa mga nanonood at nag-subscribe. At kung bago ka lang sa channel na to, please like and subscribe. Kaya tara, simulan na natin! 10. Spotted Lake. Ang Spotted Lake ay isang natural na nakakamangha na tanawin na matatagpuan sa British Columbia, Canada. Ito ay nakilala sa kakaibang anyo nito, kung saan makikita ang maraming maliit at bilog na mga pool na naglalaman ng mataas na concentrated mineral deposits. Sa panahon ng tag-init, habang nag-evaporate ang tubig sa mga pool na ito, naiiwan ang isang mosaic ng mga kulay at colorful mineral spots. Bawat spot ay katumbas ng iba't ibang mineral na lumilika ng isang makulay at kahangahangang tanawin. Ang lawa ay may kultural na kahalagahan para sa Katutubong Okanagan Nation. At ang tubig dito na mayaman sa mineral ay pinaniniwalaang may mga katangiang nagpapagaling. Ang Spotted Lake ay isang kahangahangang likas na kaganapan na nakakaakit ng mga bisita mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. 9. Fairy Circles. Ang Fairy Circles ay misteryosong likas na mga pangyayari na matatagpuan sa iba't ibang tuyong rehiyon, lalo na sa Namibia. Ito ay mga bilog na bahagi ng lupang hindi mabunga na napapaligiran ng isang malasingsing na damo. Ang eksaktong dahilan ng mga fairy circle ay patuloy na pinagtatalunan, kung saan ang mga posibleng paliwanag ay kasama ang aktibidad ng termite, kompetisyon para sa mga yaman na tubig, o mga instrukturang nabuo sa pamamagitan ng paglaki ng halaman. Ang mga formasyong ito ay maaaring manatili ng maraming taon, at ang kanilang pinagmulan ay nananatiling isang paksa ng saintipikong pagsusuri. Ang fairy circle ay natatangi at kaangahangang mga disenyo sa kalikasan na nagdadagdag sa kasaysayan ng nakakamanghang likas na yaman. 8. The Great Blue Hole. Ang Great Blue Hole ay isang kilalang underwater sinkhole na matatagpuan sa baybayin ng Belize. Ito ay isang malaking bilog na marine sinkhole na umaabot ng mga lalim na higit sa 120 meters. Kilala ito sa kanyang malalim na asul na kulay at malinaw na tubig. Kaya't ang Great Blue Hole ay isang sikat na destinasyon para sa mga divers at mananaliksik. Ang butas ay nabuo bilang resulta ng geological process noong mga nakaraang ice age, kung kailan mas mababa ang level ng karagatan. At isang cavern system ang nabuo dahil sa pagkatunaw ng limestone. Ang lugar ay bahagi ng mas malaking Belize Barrier Reef Reserve System at kilala sa kanyang natatanging underwater formation at ibang-ibang uri ng marine life. Itinuturing ang Great Blue Hole na isa sa mga pangunahing diving spots sa buong mundo at naglilingkod bilang kahangahangang likas na yaman sa Caribbean. 7. Underground Salt Cathedral of Zipaquirá. Ang Underground Salt Cathedral ng Zipaquirá ay isang kahangahangang lugar ng pagsamba na matatagpuan sa Zipaquirá, Colombia. Inukit sa loob ng malalim na mga minahan ng asin. Ito ay isang katedral na itinayo sa ilalim ng lupa at binuo ng asin. Kilala ang katedral sa kanyang kamangamangang arkitektura na may kasamang mga inukit na anyo mula sa asin, mga krus at isang malawak na underground space. Ang mga bisita ay maaaring maglibot sa mga tunnels at chambers. Bawat isang tunnel ay may natatanging inukit na elemento mula sa asin at maranasan ang likas na ambience ng sining at pagsamba sa ilalim ng lupa na ito. Ang Salt Cathedral ay nakapag-akit ng mga turista at deboto at itinuturi na isang mahalagang kultural at relihiyosong landmark sa Colombia. 6. The Winchester Mystery House. Ang Winchester Mystery House ay isang mansyon na matatagpuan sa San Jose, California, USA. Kilala sa kakaibang disenyo nito na parang labyrinth. Itinayo ito ng tuloy-tuloy sa loob ng 38 years ni Sarah Winchester, balo ng inventor ng Winchester Rifle. Ang mansyon ay may mga hagdang paakyat na walang patutunguhan, mga pinto na nagbubukas patungo sa mga pader, at maraming kakaibang bagay. Ang paniniwala ni Sarah Winchester sa mga espiritu at pamahiin ang nagtulak sa kanya na patuloy na magdagdag ng kakaibang mga bahagi upang guluhin o maaliw ang mga multo ng mga pinatay ng rifle. Ang mansyon ay isang popular na atraksyon para sa mga turista.
Kilala sa misteryosong disenyo nito at ang mga alamat na nakapalibot sa pagtatayo nito. Ito ay isang unique architectural curiosity at patunay sa kakaibang ugali na nagtayo nito. 5. Bioluminescent Bay. Ang bioluminescent bay ay tumutukoy sa mga anyong tubig. Karaniwan sa mga bay o lagoon nakikita ang bioluminescence. Ito'y isang likas na pangyayari kung saan tila kumikislat ang tubig sa dilim. Ang kahangahangang pangyayari na ito ay sanhi ng pagkakaroon ng bioluminescent microorganism tulad ng dinoflagellates na naglalabas ng ilaw kapag sila ay ginagalaw. Ang Puerto Rico ay bahay ng isa sa mga pinakalalang bioluminescent bay na tinatawag na Mosquito Bay, matatagpuan sa isla ng Vieques. Ang mga bisita sa bioluminescent bay ay maaaring maranasan ang magical sight ng tubig na kumikislap habang sila ay naglalakbay at ginagalaw ang mga microorganism. Ang mga bay na ito ay natatanging likas na natural wonders na nag-aakit ng mga turista at manliliksik na interesado sa pagsusuri sa mahiwagang ipinapakita ng kalikasan na ito. 4. The Door to Hell o Darvasa Crater. Ang pinto ng impyerno o mas kilala bilang Darvasa Crater ay isang natural na gas field na matatagpuan sa Darwize, Turkmenistan. Ang lugar na ito ay nakuha ang kakaibang palayaw dahil sa isang malaking crater na patuloy naglalabas ng apoy mula noong 1971. Ang crater na may sukat na humigit kumulang na 70 meters sa diameter ay resulta ng isang aksidenteng panghukay ng mga Soviet. Upang maiwasan ang pagkalat ng methane gas, nagdesisyon na sindihan na lang ito. Inaasahan na ito ay maglalaho sa loob ng ilang linggo. Gayunpaman, nagpatuloy ang apoy sa loob ng mga dekada. Lumika ng isang kakaiba at nakakatakot na tanawin. Ang pinto ng impyerno ay naging isang natatangi at kangahangang ataksyon para sa mga turista na nagresulta ng pagbisita mula sa iba't ibang bahagi ng mundo upang masaksihan ang walang tigil na paglabas ng apoy ng crater sa Karakum Desert. 3. Magnetic Hill. Ang magnetic hill ay isang phenomenon kung saan ang disenyo ng paligid ng lupa ay lumilika ng isang optical illusion na ang isang bahagyang pababang slope ay tila isang paakyat na slope. Sa ganitong mga lugar, kapag isang sasakyan ay nilagay sa neutral, tila ito ay umuusad paakyat laban sa direksyon ng gravitasyon. Ang phenomenon na ito ay madalas na itinuturing dahil sa disenyo ng lupa at kung saan ang horizon, kalsada at tanawin ay nagtutulungan upang lumika ng illusion ng direksyon ng slope. Ang magnetic hill ay isang sikat na atraksyon para sa mga turista. At iba-ibang lugar sa buong mundo ang nagsasabi na meron silang optical illusion na ito na nagdudulot ng pag-akit sa mga bisita na naiintriga sa nakakalito at hindi naasahang phenomenon ng kalikasan. 2. Stonehenge. Ang Stonehenge ay isang prehistoric na monumento na matatagpuan sa Salisbury Plain sa Wiltshire, England. Binubuo ito ng isang bilog na hanay ng mga nakatayong bato. Bawat isa ay may 13 feet ang taas, 7 feet naman ang lapad, at may timbang na humigit kumulang na 25 tons. Ang mga bato ay nakaayos sa isang bilog na pattern na may mga lintel sa itaas na bumubuo ng isang misteryosong at kilalang struktura. Naniniwala na ang Stonehenge ay itinayo sa iba't ibang panahon at ang pinakamaagang panahon ay inuugma around 3100 before Common Era. Ang layunin ng Stonehenge ay nanatiling paksa ng espekulasyon at pagtatalon ng mga eskolar. May mga teorya na nagsasaad na ito ay isang astronomical observatory, isang reliyoso o seremonyal na lugar, o isang lugar ng libingan. Ang Stonehenge ay isang UNESCO World Heritage Site at isa sa pinakakilala at misteryosong archaeological sites sa buong mundo na nagdadala ng milyong-milyong bisita taon-taon. 1. Blobfish. Ang blobfish ay isang deep sea fish na kinala sa kanyang malablaon at tila blob-like na itsura. Matatagpuan sa malalim na bahagi ng karagatan malapit sa baybay ng Australia at New Zealand. Ito ay may malambot at malata na katawan at walang swim bladder. Ang kakaibang itsura ng blobfish ay bunga ng pagkakaiba ng matinding pressure sa pagitan ng malalim niyang tirahan sa karagatan at ibabaw. Bagamat bukod-tangi ang itsura nito,
Ang blobfish ay mahusay na naaayon lamang sa kanyang kapaligiran at hindi madalas makita ng tao dahil sa kanyang tirahan sa malalim na karagatan. Nakatawag ito ng pansin bilang pinakapangit na isda sa mundo sa ilang sikat na media. Ngunit ang description nila na ito ay opinion lamang at hindi lubusang naglalarawan ng kaangahang katangian ng isang ito sa malalim na karagatan. Ito lamang ay ilan sa mga halimbawa at ang mundo ay puno ng marami iba pang kakaiba at kaangahang mga pinomina. Ikaw, ano-ano pa ba ang mga kakaiba at pinomina na makikita sa mundo o sa inyong lugar? Comment down below para malaman din namin ang sagot mo. Para makapanood pa ng video kagaya nito, please like and subscribe.